listeners, dito na malapit na po tayo sa aking maliit na loyahan. Parang dahil binibisita ko yung aking loyahan dahil mayroong talagang dumada po ng mga sakit na halos na yung katabi naming barangay. Marami na pong masisirang mga farms sa Loya at kinakailangan talagang bibisitahin. Kahit sa isang buwan, dalawang beses, kung kinakailangan linggo-linggo, bibisitahin natin. Tara! Bibisitahin natin at tingnan natin yung loyahan namin kung ano na nangyari. A few moments later. Dito na tayo sa aking farm na loyahan na pinagsisikapan ko ng ilang buwan na maipundar lang ito. Itong loyahan ko malapit itong maglimang buwan. Sa September 15, ito na ang bang limang buwan ito na simula sa pagtanim. At saka katatapos pa lang dito ng bagyong Julina. Kaya binibisita namin kung mayroon bang mga karagdagang mga epekto sa ating loyahan. Dahil mayroon dumadapo na mga sakit dito sa amin. Salamat sa Panginoon na hindi masyadong naragdagan yung sakit sa aming loya. Itong sakit na loya ang kinatakatuan namin dito. Na bigla lang itong mamamatay. Itong loya na to, maglilimang buwan na to. Ganitong sakit, oh. Ito, magdidilaw, bigla lang matumba. Kinakailangan to dito na mabigyang lunas. Kinakailangan itong ma-sprayhan para makontrol yung paglagar pa ito ng sakit. At saka yung una kong ginawa nito, right after pagtanim, dalawang buwan yung paraan sa pagtanim, yung pag-weeding. Pagkatapos, ilang araw lang, magkaroon ka ng pag-abono sa loya. Yung ginagamit kong abono dito, yung 14-14. Itong loyahan ko, ginagamit kong abono mga mahigit 5 sako na abono. Nag-cost yan mahigit 5,000, hindi makasama yung sinasabi sa Bisaya ng karyada. Pagkatapos ng pag-abono ko, hindi umaabot ng isang linggo. Nag-spray ako agad. Hindi mo na ako nag-antay. Dapat yung diskarte nito para mapigilan yung sakit, kinakailangan talagang pagkatapos ng mga abono, spray agad para makontrol yung sakit. Karamihan dito sa mga kasama kong nagtatanim ng luya, yung ginagawa nila, nakatingin lang sa kanilang luya, bakit naninilaw? Akala nila yung mga ordinary yung sakit lamang. Kagaya nito, ito ang mga sakit ng luya na ordinaryo lang sakit lamang. Hindi ito naman matutumba. Mga ordinaryo yung sakit lamang ito. Tingnan mo, makikita mo sa dahon. Ito ay karaniwang sakit lamang. Kunya, kagaya nito, ito ang sakit na aming kinakatakutan. Kaya ang diskarte ko, yung pag-abono ko, agad-agad, 3 araw pagkatapos ng pag-abono ko, simula ako ng pag-spray. Kaya ngayon, ito magandang panahon, katatapos pa lang ng bagyong Julina dito sa amin, ang lalakas ng mga hangin at saka ulan. Medyo magandang panahon. Ito na ang pagsimula sa panglimang bisis ko na pag-i-spray. Yung gamit ko ngayon, yung score fungicide, 2 kutsara, at saka yung karate. Tara, timpla tayo. Hindi yung inumin ha, yung pampatay sa sakit ng loya. Nice. Hanggat maaari, talagang proteksyonan natin ang sarili, mga ka-farmers. Dapat magsuot tayo ng mga safety precaution para sa ating katawan. Magsuot tayo ng gloves, nakabuta,
para sa para pang ano protection habang tayo naka-spray. Bubuksan ko muna yung tangke. Lagyan ng tubig kalahati ang tangke para ma-mix yung mga ano to namin ginagamit ng spray. Kalahati muna. Itong tangke na to at ay ano naglalaman ito ng 16 liters na tubig. Yung layahan ko, pag maitapos to ng panglima itong bisis ko to pag-spray, ito ay nangungonsumo ito ng 20 na tangke. Hindi ko to matatapos ng 3 araw kasi yung pag-spraying habit ito, hanggang alas 9 lang ng umaga. Pag tanghali naman, pag magandang panahon, sa hapon naman, mag-upisa sa alas 3 hanggang mayroon pang araw. Ang gamit natin nito, tubig ng ulan. Kung walang ulan, ipahakot ko sa mga tauhan ko. Ito, ganito, isang ganito, 20 pesos doon sa may sapa. Papunta dito. Kaya kailangan talagang mag-ano ng pera. Siyempre naman, hindi naman ako pwede na ako lang magbubuhat ng tubig dito dahil ang lalaki naman ng luyahan ko. Kaya kailangan talagang mag oh, ito na. Gamit ko na pang ano pang patay sa piste yung score on the side at saka ito yung ano naman yung karate dahil kinakailangan talagang ihalo yung karate at saka yung score, ito ang pampatay sa ano piste na dumadapo at ito naman ay ito ay yung sakit na pumapasok sa loob ng dahon hanggang sa ugat ng loya, ito ay umalakontra sa sakit ng loya. Ito ang sinasabi nilang scorpongicide. The best. Ito ay maganda. Kinakailangan lang na yung sinasabi nila na good formulation and good application. Paano naman mag-spray? Tapos isang bisis lang, hinahayaan mo na. Kinakailangan talaga na duplikayod para malabanan yung sakit. Isa. Dalawa. Saka isa naman ito. Ito ang panghalo ko.
ito pa lang score, ito pa lang score na ito. Doon pala to, doon pala ka patawa na bili doon sa kay Sir Boy Ong sa kanyang tindahan doon sa Ilongos. Salamat kay Kaway Kaway. Salamat pala kay Sir Boy Ong. Dahil sa iba't ibang bayan wala doon sa kanila pala, doon doon lang mabibili itong score na to. Dahil meron tayong magagamit sa pag-spray. Kailangan talagang spray sa taas at sa kasal hanggang dito para maano yung mga punjay. Kagaya nito, kagaya nito, ito ang sinasabi na kinagat na ng mga piste. Para hindi ito kumalat hanggang dito, pag kumalat ito hanggang dito, ito ang ito, ganito na ang mangyari sa luya. Kinakailangan talagang hindi magkaroon ng ganito dahil pag hindi ito ma-spray, madagdagan na naman tumba na lahat. Kaya ito na. Isali na lang yung mga iba kong halaman gaya ng aking kalabasa para may mga magamit pang luto dito sa gilid sa aking farm. Nag-umpisa na namumulaklak. Mga mayroong iba dito, mga tatlong bulaklak, karamihan dalawa. Kukuha ko ng winhill sa susunod na taon. Ito ang first class ko na loya at saka dubling ingat. Dahil ito ang inuuna ko na in-express sa panglimang bisis dahil ito ang kukunan ko ng binhi ng loya sa susunod na taon. Pag mayroon pang bumibili, dito ko, you know, dito ko ibibinta yung pangbinhi na pangbinta.
salamat, natapos na rin ang pag-i-spray ko sa aking luyahan. Salamat, hindi umulan. Salamat sa Diyos, tapos ko na rin. Ito ang panglimang bisis ko na pag-i-spray ng luya. Ito ang paraan para malabanan yung sakit sa luya. Lalong-lalo na ngayon, may sakit ang luya natin. Sa year 2021, kasabay ito ng COVID. Diyos ko. At saka sa tamang pag-apply ng medisina, pamaraan, sa tamang pamaraan, at saka sa schedule ng pag-i-spray na kinakailangan talagang kung pwede, every 14 days, pwede lang kung mayroong bagyo, mayroong maulan, na-extend mo yun. Pero kinakailangan talagang ma-minimize mo yung katagalan. Dapat yung tamang schedule ang kinakailangan. At mga ka-farmers, abangan na lang natin ang pagbisita ko sa aking loyahan sa susunod na pagbisita ko dito. At salamat sa Panginoon na nagdasal sa pagnan sa itong araw na ito na hindi talaga umulan magandang panahon. Salamat. Did anybody out there hear me? Hear me?